Nandito po sa ating studio ngayon, isa po siyang battered wife. Hindi po natin siya pangalanan para sa kanya pong proteksyon. At ang gusto niya pong mangyari, masampan po ng kaso ang kanyang bugbugerong mister at makuha na rin po yung kanyang tatlong mga anak na pawang mga minor de edad mapunta sa kanyang custody. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. So, nabanggit niyo na po sa amin kanina lahat-lahat yung mga nangyari. Ano ang pinag-uumpisan ng kanyang pananakit sa inyo na sabi niyo po yung matagal at paulit-ulit na lamang? Siguro, yung pong pambababae niya, tsaka po yung pagsasyabo niya. Tsaka po yung turing niya sa akin, parang hindi na rin naman po asawa. Dahil minsan po pag kumakain ako, sinisibuyan na lamang po niya ng tubig yung pagkain ko. Tapos po, minsan kung ano pong kinakain niya at nagagalit po siya sa akin, binabato niya po sa akin kahit saan po ako matamaan. Kahit po kanin, ibabato niya po sa ulo ko, sa mukha ko. At ginagawa niya kuminsan niya sa harap ng inyong mga anak, nakikita? At kita po ng aking mga anak kung paano niya ako saktan. Tapos minsan nga po tinututukan niya pa po ako ng kutsilyo. Yung anak ko po sumisigaw na. Umiiyak po yung mga anak ko. Yung mga oras na yon, siya ho ba'y nasa tamang pag-iisip o dahil kargado na ho siya ng pinagbabawal na gamot sa palagay niyo? Siguro po ay kargado po ng pinagbabawal na gamot. Okay. So, madalas po kayong pagbantaan, kaya hindi ho kayo nakapagsumbong hanggang sa ngayon. Hindi niyo na po matiis, kaya kayo napunta rito. So, opo. Gusto niyo na po kunin yung inyong anak. Ilang taon ho yung mga anak niyo? 7 taon po at saka po 3 at saka 2 taon po. Napag-usapan niyo na po dati yan, bago kayo pumunta rito at gusto niyo na kuha yung inyong mga anak, pero sabi niya hindi. Bakit daw ho ayaw niyo ibigay mga anak niyo? Pinag-uusapan na po namin yan. Sabi ko po sa kanya, sige kung gusto mo, doon ka na sa kabit mo. Basta sa akin lang yung mga anak mo. Bigyan mo lang ako ng negosyo na ako magpapalaki dun sa mga anak mo. Mm-hmm. Na anytime na gusto mong dalawin yung mga anak mo, pwede. Okay. Kaya lang po ayaw po niyang pumayag na ganun po yung maging sitwasyon namin. Sige. Para naman mabigyan ng solusyon. Ang problema ni ma'am, makakausap natin ang kapatid ng kanyang asawa. Okay. Na itatawag natin sa pangalang Rondon. So si Mr. Ho ay makipag-usap. Mukhang natakot ho ata. Kaya ang kanya pong itinurong kakausapin natin, yung kanyang utol, alias na rin din. Si Ronron, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po, sir. Salamat po sa pagtanggap na aming tawag. Ano po? Gusto lang po namin malaman kung alam niyo po yung kinaroroonan ng tatlong bata, tatlong pamangkin niyo, para makuha na po nung nanay. Nung inyong sister-in-law? Hindi ko po, sir, alam. Okay. Wala po kasi akong contact sa kapatid ko na yon. Opo, sige po. Hindi ko nakakausap. Okay, isang tanong na lang po. Alam niyo ba na yung pinanggagawa po ng inyong utol dito po sa kanyang misis na palagi yung binubugbog, parang hindi na po asawa ang turing, kundi parang hayop? Nakarating na ba sa inyong kaalaman yun? Wala, kung nakarating, wala ba kayong binigay ng mga payo sa inyo pong utol? Nakarating naman ho yung issue na yan syempre ho pinagpapayo din naman ho kami. Opo. Minsan po alam nyo naman po siguro para ang hirap din pong makialam sa away mag-asawa. Okay, naintindihan po namin. Pero alam nyo ba na gumagamit na pinagbabawal na gamot yung pong inyong utol, gumagamit po ng shabu, alam nyo po yun? Hindi ko po alam, hindi ko naman po nakikitang gumagamit. Kaya mahirap naman po magsabihin kung gumagamit kung hindi naman ko po nakikita. Okay, sige po. Last na lamang po talaga. So, kayo ba willing na tumulong sa ating mga kinaukulang? Kasi siyempre, utol po yan. Alam niyo kung saan yung kanyang mga bahay, safe house, para naman yung mga otoridad, mapuntaan ho siya at makuha na po yung mga bata. Mabigay na po din sa nanay. Alam niyo, makakatulong ko kayo, willing ko kayong tumulong. Ay, makikipagtulungan naman po kami, siyempre ho, batas naman ho yan, dapat ho dating sundin. Sige po. Ngayon pa lamang, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, alias Rondon, ano po, kapatid po, na inireklamo mister, ni Mrs. Sige, salamat ho, po, sir. Salamat po, Yes, sir. Para mabigyan ng mabilis ang aksyon ng problema, kausap natin ang Chief ng Women and Children Protection Unit ng Camp Crami, si Colonel Eva Libunaw. Magandang tanghali po, Colonel. Magandang tanghali po, Sir Rocky. Ano po ang, although alam na po natin noon pa ito, pero para sa kalaman ng mga hindi pa nakakaalam, anong pwede maikaso sa isang lalaking madalas na binubugbog yung kanya pong misis?
Sasampahan po natin yung lalaki na yan ng violation ng Republic Act 9262. Ito po yung anti-bawsi law. Okay. Ngayon po, dito po sa problema po ni Mrs., marami po tayong pwedeng gawin na tulong sa kanya. Una, obligado po, pwede po namin siyang tulungan na kunin yung mga gamit na doon sa bahay, kunin yung anak niya. Okay. Meron din po, pwede rin po namin siyang tulungan na humingi po ng barangay protection order o kaya po ay temporary protection order o permanent protection order from the court. Okay. Kung gusto po niya, ang sinasabi din po ng batas, pwede nga po nating palayasin yung lalaki doon sa bahay. Mm-hmm. Kung yun po ay conjugal house nila, kahit nga hindi po, kahit nga din po pag-aari ito ng lalaki, pwede nga po, sinasabi din po ng batas, na itong lalaki ang palayasin natin doon sa bahay. Okay. Para itong sinisis at yung anak niya ang manatili dito po sa bahay. At obligasyon okay. po, ito po, obligasyon po ng barangay, obligasyon po ng law enforcer na tulungan ang babae na binubugbog ng asawa. Hindi okay. po pwedeng sabihin na ito ay domestic problem. Obligasyon po namin tumulong dito at hindi naman po kami pwedeng i-charge ng lalaki na ito ng trespass to dwelling o trespassing. Mm-hmm. Okay, so magandang pakinggan po yung sinasabi niyo. Very encouraging po para kay Mrs. So mamaya ho, pupunta kami sa Kamkrami para makakausap niyo ng personal itong si ma'am at opo. Maumpisan niyo na po yung inyong bibigyan na tulong. Ano po, Colonel? Opo, bibigyan po namin siya ng tulong. Pagkatapos po ng programang ito, dediretso na po kami sa inyong tanggapan. Ngayon pa lamang po, kami po labis-labis na nagpapasalamat po sa inyo, Colonel Emily Buna. Madam, thank you po. Anytime po, Sir Rafi. Bye-bye po. Thank you po. So, napakinggan niyo po. Ano? Sige, after this, punta tayo sa Kamkrami. Umpisa na po natin yung proseso na para kayo matulungan. Okay, ma'am? Sige, okay. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.